Praise God, brothers and sisters. Magandang gabi po. Welcome once again to our Faith Food Life on Facebook. Brother Odie po, kamusta kayo? Tuloy-tuloy ang ating usapin, ang ating talakayan tungkol sa pamilya. At ngayong gabi, we will start a new series. Series po ito at kasali kayo ngayon, no? We will start a series on communication in the family. Maraming usapin dito. Kaya mga bata, tawagin na lahat, no? Tawagin na po lahat. Actually, before I came to the screen, I was reading something from scriptures, no? Magandang simula natin dito, Ephesians chapter 4, verse 25 and the following, no? Sabi dito, therefore, putting away falsehood, speak the truth, each one to his neighbor, for we are members one of another. Be angry, but do not sin. No? And do not let the sun set on your anger. And do not leave room for the devil. Tapos may nakasulat pa dito, verse 29. No foul language should come out of your mouths, but only such as is good for needed edification, that it may impart grace to those who hear. Oh, ganda, di ba? Communication in the family. Kamusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, ano? Patapos na ang June. Ha? We are now entering July and I hope all of you are well. I know some are already busy with school, online schooling. And of course, tuloy-tuloy ang ating panalangin. Ngayong gabi po, meron tayong konting dinagdag na twist, kakaibang twist, no? Meron tayong question. Doon sa question, I like each one of you to answer, pero short answer lang, ite-text nyo, kasi yun ang tatalakayin natin sa next Friday, para medyo interactive tayong ng kaunti, no? Bagamat hindi kayo pwedeng makipag-usap-usap sa akin, makipag-chika-chika sa akin dito ngayon, at least we can consider, no? We can consider. Of course, may initial, ita-type naman dyan ng ating team. Of course, I'm with the Hand of the Sower Catholic Community Faith Food Team, and of course, my two girls are behind the camera. They're always the one assigned to me here. Siyempre, isang bahay. Sana'y mabuti at maayos kayong lahat, ano? At maganda itong talakayan natin, bagamat maikli lang, pero watch out. Ngayon pa lang, sabihin ko na yung question, no? Kasi baka pwede na kayo mag-type. Pero mamaya nyo na i-type. I will give you time for that after the part 1 lecture, because this will be 2 parts. And on the second part, your thoughts, your tips will be included. Okay? It will be included. Sha, mag-pray tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amang makapangyarihan, marami pong muling salamat. At eto kami, magkakasama ulit. At masaya kami, Lord God, na kami ay nagkakaisa, nagtitipon-tipon sa iyong pangalan, at alam namin, inaangkin namin na nandito ka kasama namin. Basbasan mo po kaming lahat, ang mga nanonood, lalong-lalo na mga pamilyang nakikiisa dito sa programa, naway patuloy na dumaloy ang iyong pagpapala, ang iyong biyaya, at ang iyong pag-ibig at banal na espiritu sa bawat isa sa amin upang mas patatagin ang aming pamilya. Sa gabing ito, Lord God, sa aming talakayan, tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba, maging bukas ang puso at isip upang yung iyong salita, yung iyong mga turo at yung iyong mga gabay ay tunay naming matanggap at ma-enjoy at maisabuhay namin. Ito po'y samot na langin namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So brothers and sisters, I hope you're all there. Yung mga bata, sana dyan, nakikinig. Text kayo kagad, ha? Text kayo. We have a question, no? Anong mga tips ang pwede nyong ibigay? Isa lang, at least isa lang pala. Give at least one, siguro two, na tip para maganda ang communication sa family.
something that you may be doing or something that you wish your family would start to develop. Kahit hindi nyo pa ginagawa, no? Kahit hindi nyo pa ginagawa, pwede maging tip. At doon tayo kukuha ng talakayan, no? Ng talakayan sa susunod, sa part 2 natin. Now, let's talk about communication in the family. Of course, let's read all together. Communication is the most essential factor in fostering love and harmony in the family and with the Lord. You know, when we talk about communication in the family, a key word there is harmony. Harmony, no? Iba-ibang boses, iba-ibang tono, pero makikita mo, may harmony, may pagkakaisa, nagkakaintindihan. Hindi may kumakanta papuntang Quiapo, may papuntang Baclaran, may papuntang Laguna, hindi iisa direksyon. Nagkakaintindihan. Of course, harmony in the family depends greatly on how we communicate with each other. Alam nyo, it's no longer lack of communication, but the quality of communication that counts most. Okay? Kasi ngayon, yung pagiging magkakalayo ng pamilya, hindi na masyadong problema pagdating sa communication. Ewan ko kung naalala pa nung mga kaedad-edad ko, no, na dati magre-record ka, magte-tape ka pa, no, tapos papadala mo yung tape doon sa Saudi, sa ibang bansa, tapos ipe-play nila, tapos minsan kakainin ng recorder. Ngayon, hindi na. FaceTime. Actual. No? Actual. Real-time, nag-uusap. Tapos, oh, tingnan mo nga ito, tingnan mo. Ganun na ang communication ngayon. Napaka-high-tech. Pero sabi nga, kung kailan daw advanced ang technology ng communication, people seem not to communicate anymore. Narinig nyo na ba yun? Kung kailan daw high-tech na ang communication, saka naman maraming hindi nagkakaintindihan, maraming hindi nag-uusap, maraming hindi nagkakaugnay ng maayos. Anyway, well, we will talk about that further tonight. No? So, communication basically is an exchange of information. Diba? Sabi nga natin, it's always two-way. Two-way. No? Kapag may nagsasalita, may nakikinig. Kapag may nakikinig, may nagsasalita. Kasi delikado yung nagsasalita na walang nakikinig. Pero mas delikado yung nakikinig na walang nagsasalita. Delikado. No? It is very important to relay what we mean. Dapat may paabot natin yung gusto nating marating, yung ating damdamin. And when we talk about information, please, ang information are ideas. No? It can be feelings. It can be sentiments or thoughts, no? Hindi lang siya na-express ng salita, kundi ito'y pakiramdam, no? Lahat ng iyong nararamdaman, no? Ito'y pwede mong maipaabot sa nakikinig. Kaya nga yung what and how of communication should be of utmost concern. So, let's learn the two basic forms of information. Mga bata, maganda ito, no? May dalawang klase ng information. At makikita nyo kung saan ang atake nito, ha? Una, yung tinatawag na cognitive. Cognitive, yung iniisip, no? Ma, saan nga yung bilihan ng ganito? Doon yun sa may Santa Cruz. Ha? Doon yun sa may Santa Cruz. Iisipin mo. Ayan. Cognitive. Pero meron pa isa. Affective. No? Bakit mo sinabi yun? Nasaktan ako doon ah. Oh? Saktan. Minsan, may mga information or may mga mensahe tayo na cognitive lang, ito lang. May mga mensahe rin tayo na dito lang. No, dito lang. I love you. Ha? Dito 'yon, ha? Dito 'yon. O pero madalas, it involves both. Kaya dito pa lang, meron na tayong lesson. Sandali, itong sasabihin ko. Kaya nga 'di ba yung binasa natin, maganda sa Ephesians chapter 4, kung yung sasabihin mo raw ay hindi makakatulong at makakabuti doon sa makikinig at sa inyong relasyon, eh i-hold mo na muna. Ha? I-hold mo muna. Maganda yun, ha? So, dalawa, ang klase ng mensahe na pinapaabot natin, no, at nakakarating sa atin ay dalawang klase, cognitive information or affective, yung nararamdaman, affective information. So, most cases, it targets both. It affects both. But, you know, there are some simple, ilan ba kayo magkakapatid? Tatlo, hindi mo na kailangan dito. Tatlo. Di ba? Okay. So,
You know what I'm talking about. But it's nice to understand this. It's nice to understand this, no? Oh, kasi these are the kinds of information and messages that we give. And I've read a book, I think you must have gone across this too. Whenever we communicate with other people, we give a part of ourselves also. It's like a work of art. Every art piece that we make represents ourselves. So ganun din sa communication. When we communicate, we give of ourselves. We open ourselves up a little with whatever we communicate with other people. Kasi, syempre, pag naiintindihan ka, nasasagap yung impormasyon na pinahatid mo, either by words or by your actions, or by your, you know, whatever, eh, you are opening yourself up to the other. Now, there are also two channels of communication. Ito, maganda tong aralin natin. No? The two channels of communication. Of course, first is the verbal. Verbal. No? Alam mo yung verbal, parang digital info. May mga relo na wala ng hands, wala ng long hands, short hands, wala na. Nakalagay na 6:45 p.m. Yun na yun. That's a digital clock. So, ganun ang verbal. It is spoken words. It can be words or phrases. You can break it down into that. And of course, the what. The information is basically what. No? It's not much of the how. And it is only 35% of the message. No? Saan pumunta si ano? Sa kabilang bahay. Yan, no? Ilan ba yung bibigyan? Yan, verbal. Ibig sabihin verbal, pananalita. Tapos yun na yun. Kung anong narinig mo, yun na yun. O, pero sandali ha, meron pa isa. Yung tinatawag nating non-verbal. Dito sa non-verbal, it is impossible not to communicate. No? Kasi ano ba yung non-verbal? Kung kanina, digital clock, ngayon analog. No? It's analogic. Nakikita mo yung ano. Yung... Kaya di ba minsan, anong oras na? Di mo ang sagot. Malapit na. Yan, ha? Minsan, malapit na. Parang layo nung, layo nung sagot, ha? Di ba? Body language also. Oh? Mukha. Ba't ngayon ka lang? Ha? Mukha. Yan, si Bangot. Di ba, ganoon? Yan, ha? Non-verbal. Yan, lahat yan. Tapos, yan ang mga non-verbal. Ako, mahilig ako dyan. Kami sa family, mahilig. Mga Italiano, mga kamay niya, naglilipara, no? Mga Arabo, may non-verbal communication. Most effective. This is the most effective channel of communication. Anong ibig sabihin ng effective, hindi effective? Affective. Affective. But of course, since this does not use so much words, this is always subject to misinterpretation. No? Eh, pagdadabog. Di ba? Minsan yung mga bata nagdadabog. Blag! Ibablag yung pinto. Oops! Anong pinatid nyo? Kaya timo, lahat. Galit ba yun? Ayan. These are non-verbal communications. Of course, this is para language. Non-verbal communication channel sometimes uses words, but it is not much of the words. It is the tone, yung tono, yung pagkakasabi. Anong malay ko? Ayan, di ba? Di ba? Yung asawa ko minsan, yung mga bata-bata pa tong dalawa kong girls, naiinis yung asawa ko kasi ginagano siya. Ma, chill. Chill ka lang. Naiinis kasi parang ang feeling niya, hindi ako siniseryoso itong mga lintsak na to. Para language. Ano ba yung sabihin ng para language? Parang language. Parang may salita, di ba? Ewan ko. Bahala ka. Minsan, ako nainis ako niya. Minsan kakain. Alika, titreat ko kayo. O, sige, anong order nyo? Kahit ano. Kahit ano. May order bang kahit ano? Nakabuisit kaya yun, no? Pero minsan, ito pa. Bahala ka. Kung anong gusto mo. Yan, ha? Minsan, actually, gumagamit ka ng salita, pero parang non-verbal yon. Meron din silence. Hindi umimik. Actually, sometimes, silence sends a loud message. O, kaya di ba, pag hindi nag-iimikan, o hindi ka iniimik, di ba, di ka na mapakali, di ka makatulog, ba't ba ako hindi iniimik nito? O,
that is a non-verbal channel of communication. Pero matindi ang pinararating noon. Kaya most effective ito. Ha? Naapektuhan ko. But ganun yun? No, but ganun? Hindi naman siya dating ganun. Yan. And this communication, this channel of communication is more of the how and not the what. No? More of the how. And don't forget, in this particular channel of communication, it is impossible not to communicate. Kasi ultimong yung pananahimik mo, may pinahahatid ka na ron. At nakikita na natin, no, kung saan tayo mahilig. Nakikita natin minsan kung ano yung nakaka-apekto sa ating mabuti. No? Nakikita natin kung saan tayo magaling o kung saan tayo sanay. O, pero ang pinaka-importante rito, we should understand, whatever channel of communication we use, going back to the previous slide, we should be able to relay the message we want people. Kasi diba, ito nga, lalo sa non-verbal, parang ginagawa mong manghuhula yung kapatid mo, yung nanay mo, yung mga anak mo. Parang ginagawa, ano ko manghuhula? Kaya minsan, sabihin mo na, eh, pero minsan kasi, hindi ko na kailangang sabihin. Hindi mo ba naiintindihan? Nasaktan ako? Yan. Kaya you see, communication involves not only the talking and the hearing. Oh, especially in the family, oh, it involves a lot more. Hindi lang pagsasalita. Hindi lang pagpakikinig. No? It involves a lot of heart. It involves a lot of being sensitive. Diba? Mamaya pupuntahan natin yan. Ha? Pupuntahan natin yan. Basahin natin itong sabay-sabay. Love is the main factor in family communication. Care and concern should always be considered in the way we communicate. No, dapat maingat, no? Maingat tayo sa pananalita, no? Eh ito, nako. This needs practice. This needs practice. Ako po, maamin ako palibasa speaker ako. Ay nako, ang dami ko minsan nasasabi na pagkatapos kong sabihin, "Shucks, ba't ko sinabi 'yon?" Diba? "Shucks, ba't ko sinabi 'yon?" O minsan yung mga jokes natin, di ba? Laging ang sinasabi ng marami, jokes daw are half-meant. O pero ako minsan, sinabi ko yung joke na yon, di ko naman talaga minin. Wala namang half. O pero hindi mo alam, nakasakit ka na. Katulad ng mga topics natin previously, di ba? Hindi mo alam, nakakasakit ka na. Kaya minsan talaga, tama itong beautiful message na to, no? With love in our hearts, with communicating with our loved ones, with the family where love is the main business, talagang in communicating, care and concern should always be highly considered. Dahan-dahan. No, minsan nga, isipin mo, sabihin ko na ba ito ngayon o bukas? Sabihin ko na ba ito sa kanya o doon muna? Ha, di ba? Isipin, kimama ko na ba ito straight o kipapa muna? Ha? Yan. Or, should I keep this for a while? And then, timing. So, yan ang ibig sabihin nitong phrase na to. No? Kasi sa pagmamahal, ayaw mo makasakit. Sa pagmamahal, nakakasakit ka naman talaga, pero hindi mo sinasadya. Kasi, di ba, minsan yung mga mahal mo, yan din madalas yung nasasaktan mo. O, di ba? O, tingnan nyo kayo. Tayo sa family, kung sino yung mga tunay mong mahal, siya rin yung madalas pong nasasaktan. No? Minsan, pero sana naman, pag nasasaktan mo, hindi mo sinasadya. Amen? Kasi ang hirap-hirap naman noon, sinasaktan mong sinasadya o sinasadya mong saktan. Lalong-lalo na. Ito pa isa. Sa pananalita, minsan mas masakit, malalim. Kasi dito tumutumbo. Kaya nga, di ba, ewan ko kung nakarinig na po kayo ng mga nagsasabing, sana sinampal mo na lang ako. Sana sinuntok mo na lang ako kasi yung sampal at suntok, masakit ngayon, mamaya wala na. Pero yung sinabi mo, nandito eh. That is the same thing. Now, we practice good communication in the family. It's not only talking, it's not only listening, but there is so much more. And I hope you understand that, especially the children. No, kasi minsan yung mga pinapanood natin sa TV, sa mga sine, sa mga nobela, ay nako, minsan nagbibigay ng hindi magandang examples, no?
Eh, mga kabataan ngayon, Diyos mio, katulad nung lagi kong sinasabi, nag-away kami ng nanay ko. Oh, pero ang totoo nun, napagalitan ako ng nanay ko. Pero mo, the term they use is, nag-away kami ng nanay ko. So, there is so much more than just talking and listening in communication, particularly in the family, that we should consider. That's why, here are some essentials, at least four essentials to consider when we communicate, particularly in the family. Brothers and sisters, communication is very important anywhere. As long as you exist, as long as you live, you cannot do away with communication. But of course, the training ground, the practice, the seedbed, or the nursery, or the first school of communication is in the family. It's in the family. All right? So it is nice that our family is a rich, a beautiful, a healthy environment where people learn how to communicate. Right? Where people learn how to communicate. And basically, this is our lesson. This is the purpose of all this. No? This is the purpose of all this. Now, let's check this. Of course, these are some essentials, the four main essentials. There are more essentials. There are more things that you have to consider, more things that you have to consider about communication in the family. But these are four essentials. One is honesty. Tell the truth. Dito tayo maraming nagkakaproblema. Kasi hindi nagsasabi ng totoo. No? Maraming paraan para malaman na ang tao ay nagsasabi ng hindi totoo. Maraming paraan. I remember my mother, no, yung mami ko, meron siyang paraan, no? Pag hindi ka raw nakakatingin sa kanya ng eye to eye, ha? Pag nagii-stammer ka na hindi ka naman talaga nagii-stammer, maraming paraan. Yung iba, talagang merong lie detector. No? Wag na tayo umabot doon kasi family to. But it is important to be honest. It is important to tell the truth. Mga bata, huwag kayong nasasanay na nagsisinungaling. Yung iba naman, hindi naman po ako nagsinungaling. Hindi ko lang sinabi yung totoo. Yun na rin yun, di ba? O, kalahati lang po yung sinabi ko ng buong katotohanan. Yun na rin yun. No? O kaya minsan, alam mo yun, parang hindi harmonious eh. Nag-uusap nga pero hindi harmonious. Bakit hindi totoo eh? Pag hindi ka totoo, meron kang block, may harang ka. So you do not give yourself enough. And you do not relay the message that they should know. No? Kaya nga lagi yung sinasabi, lalong sa mga anak ko na natutunan ko rin sa nanay ko, no? Never, as much as possible, never lie to the people who are willing to die for you. Tandaan nyo to mga bata, ha? Mga bata. Kayo pong mga magkakaibigan, never lie to the people who are willing to die for you. Biro mo yung tao, mahal na mahal ka, tapos pagsisinungalingan mo. Bagamat siguro nangyayari sa sine, sa drama, ewan ko, sa totoong buhay, marahil, no, nasasaktan mo. Eh, pero alam mo, pag nangyayari ito, sana naman hindi mo sinasadya. Never lie to the people who are willing to give their lives for you. Be honest. Be honest. Kung mali, be honest. And then, say sorry. Humingi ng paumanhin, humingi ng kapatawaran, no? Pangalawa, understanding. Pag-unawa. Alam mo, when you communicate, kaya nga minsan sasabihin mo, mag-iisip ka muna, sabihin ko na ba to? Ngayon na ba? Minsan uunawain mo eh. Patulan ko ba to? Minsan di mo naman kailangan patulan eh. Sasagutin ko ba to? Sumigaw, medyo iba tono sa akin. Iibahan ko rin ba ng tono? Sisigawan ko rin ba? Oh, sandali. Eh, baka naman pahupain mo muna. Oh, sensitivity, you know, sensitivity is part of understanding. Be sensitive naman. Oh, be sensitive naman. Diba? Joke ka ng joke ng ganun. Eh, walang nakakatawa. Tapos yung sitwasyon, hindi naman kailangan magpatawa. Hello? Diba? Tapos yung joke mo, hindi mo alam, nakakasakit ka na. Talagang sadya. Oh, yung mahilig mambuli. Ha? Yung mahilig mambuli. Sometimes we have to understand. No? We have to uunawain mo, iintindihin mo. Oh? Kaya diba minsan yun ang mga taong nasasaktan, may mga pinagdadaanan.
Minsan, intindihin mo sila. May sasabihin silang mali, may sasabihin silang kung ano-ano. Sometimes you don't, you really have to engage. You just have to be there and listen. Oh, and by simply being there, for all you know, you're communicating even better. By just being there, but quiet. No? Another consideration is kindness. No? Kaya nga doon sa binabasa ko kanina, no? Ephesians chapter 4, the rules for new life, no? Nakalagay dito sa verse 31. Ayan, 31 and 32. All bitterness, fury, anger, shouting and reviling must be removed from you along with all malice, and be kind to one another, no? Compassionate, forgiving one another as God has forgiven you in Christ. Oh, ganda-ganda nun, ha? And brothers and sisters, when we communicate, will I be kind? Of course, sometimes you have to be tough. Kasi minsan, katulad nating mga magulang, may kailangan tayong sabihin, masakit. O, pero sikapin mo na masakit, natuturok sa kanila, pero maintindihan pa rin nila na mahal mo sila. Mahirap yun, ha? Mahirap yun. Pero, di ba, pag nagagalit ka, pag nainis ka, bigla, no? Bibigla-bigla ka kagad. Kung ano ka, ang dami mo na kagad sinabi. O, pero yun ang mahirap kasi sa salita, di ba? Sabi nga sa Biblia, no? Napakaliit na ano ng dila, pero nakakasunog yan ng, ano, nakakapagpalubog ng barko, nakakasunog ng isang forest, ika nga, no? Pwedeng makasira ng pamilya, kaya talagang dapat dahan-dahan tayo. And dapat lagi nating binubudburan, ika nga, yung dila natin ng kindness. And of course, last is positivity. Alam mo yung kindness, ang mga synonyms nito, when it comes to communication, is politeness, courteousness, being courteous, good morning. Kayo ba pinapractice pa ba ninyo yun sa bahay? Do you say good morning in the morning? Of course, in the morning. Pagkagising, do you say good morning ma, good morning pa, good evening pa, good afternoon pa? Do you do that? Magandang practice yun eh. Napakagandang practice po no, no? And of course, positivity. Sana laging positive. Titingnan nating mabuti, no? Kasi minsan tayo, Diyos mio, kaya nga alam nyo mga kapatid, lalong-lalo na kayong mga bata, wag na wag kayong babangon na hindi nagdadasal. Wag na wag tatayo pagkagising sa umaga na hindi nagdadasal. Tapos ipagdasal lahat ng makakausap, ipagdasal ang buong pamilya, ipagdasal yung kinaiinisan, ha? Kasi nakukuha lahat sa dasal yan. Bakit? Pag minsan, wala. Kapag nakakausap, tortado ka na, mainit na ulo mo, ay naaayos po yun, naaayos yun. And then you will notice the way you communicate, you are already contaminating people with a negative attitude you have. No? Ay nako, lalo kapag boss kayo, may mga tao kayo na nasasakupan, ay nako, papasok ka, nakasimangot ka kagad. What vibration will you bring to the office, to the business, instead of Jesus, di ba? Para kang laging may menstruation. Eh, pero lalaki ka. Yeah, patay. So be positive. Okay? Be positive. Ano pa ba yung mga synonyms ng pagiging positive sa buhay? Be encouraging. No? Use encouraging words. Like for example, palpak na naman. Alam mo yung ginawa mo kahapon, you can do better today, okay? You can do better. Oh, di ba? It's a palpak ka talaga. No? Tanga-tanga mo. Sabi nga, wag daw nating sinasabihan na tanga yung mga katulong natin. Ha? Bakit? Kasi kung hindi tanga yan, tayo ang katulong niyan. Ha? Dahan-dahan tayo. Of course, be positive. You know, yesterday, that was nice, but you can do a lot better. You can do a lot better. Diba? That was good, but you can do a lot better. So, minsan practice po ito dahil communication ito, pagsasalita ito. Pero practice din ang isip yon. Kaya lagi kong sinasabi, dadasal ka muna, may kakausapin ka, may kakontrata ka, may i-co-confront ka, may lilinawin ka sa isang tao, dasal ka muna. Dasal ka muna. Laking bagay nun. Kakausapin mo si mama dahil pinagalitan ka kahapon, kakausapin mo siya, dasal ka muna, pagdasal mo muna si mama. O yung mga mag-asawa. Diba? Minsan, bago kayo mag-uusap, maganda, nagdadasal muna. O minsan, yung mga anak natin na medyo pasaway, dasal mo muna, magdasal muna tayo, tsaka mo kausapin, I'd like to talk to you. Yan, timing din yun. So, brothers and sisters, itong mga salitang to, ginagamit nyo pa ba to?
Ha? Hindi po ito pambata lang, ha? Hindi ito pambata lang. Pampamilya ito at pang mabuting tao ito, pang Kristiyanong tao ito. Yung please, of course, ha, sa Tagalog, paki naman po. No? Paki naman. O yung po at opo, hindi rin lang pambata yan. No? Dapat marunong din. Opo. No? Opo. Po. Of course, yung thank you. Small things, big things, thank you. Pag masarap ang pagkain, thank you, no? No? Pag hindi masarap ang pagkain, you say please, no? Please don't do this again. Pwede ba yun? Oh, pero at least may please ka naman, di ba? Oh. So, thank you. Do not practice this. Thank you. Salamat sa mga security guards, di ba? Sa mga police. Diba? Di ba sa States, makakita silang uniformed men? No? Pag nasalubong nila, thank you for serving the country. Oh, kakatuwa dito sa atin, pag nakakita na tayong police, yari na tayo. No? No? Dapat, we should practice this. And all of us, no? It's not only for kids, brothers and sisters, because every day we communicate. No? I'm sorry, of course. As I always say, it is a five-letter word, no? That is a shortcut to peace when there is an argument or when there is a fight. I'm sorry. Please forgive me. And of course, I love you. Di ba nag-I love you pa ba kayo sa inyong mga nanay at tatay? Nag-I love you pa ba kayo sa mga anak nyo? Oh, kahit sa text, Ma, I love you. Antayin nyo pa ba Father's Day, Mother's Day para mag-I love you? Ano ba naman? No? Okay. So, brothers and sisters, here's the question. Okay? I'd like you to type it. Send it, no? Because the team is taking note of it. And then we will discuss it next meeting, next Friday. What tips do you suggest to make family communication better? Itong mga tips na ito, pwedeng pinapractice nyo na. Pwedeng wish niyong mangyari o i-develop pa lang na mangyari. I'll give you a tip. No cell phones when we are eating together as a family. Dapat malayo ang cell phone. Isang tip yon. Pwede niyo pa rin i-type yon kasi ililista natin yung lahat sa next Friday in our part 2, tatalakayin natin yon. No? Tatalakayin natin. And we will quote you on this. No, we will quote you on this. We will have a parang survey. Ito pa isa. As much as possible, look at the person who is talking, particularly in the family. Look at the person who is talking. Leave everything. Do not hold your phone. Do not look at the phone when you're talking to the person. Unless the person you're talking to is on the phone. Okay? Is on the phone. Personal. Oh, tips lang yun. Baka meron kayong pinapractice, meron din kayong gusto. Type nyo po, no? Tapos yun ang pag-uusapan natin. Amen? Amen! God bless you! Sana'y nakatulong po itong talakayan natin. Kung may mga tanong po kayo, lalong-lalo yung mga bata, pwede nyong i-type dyan, no? Pwede nyong i-type at babalikan namin kayo at sasagutin ko. Ako mismo ang sasagot kasi yung team, the faithful team is on it, no? And I wish you can pass this video, pass it on to your friends, to your family, especially those abroad. Alam nyo, I have been receiving messages from brothers and sisters overseas, no? They are requesting for parenting, they are requesting for, you know, a lot of things about the family. Kaya salamat nga sa faithful team ng Hand of the Sower kasi at least, no, hanggang ngayon, family pa rin, no? Family pa rin. Small things about the family that can help us be stronger and be better. Okay, brothers and sisters, maraming salamat sa inyong lahat. No? Maraming salamat. Sana'y meron tayong mga natutunan. Abangan nyo po sa Sunday. No? Sa Sunday, meron tayong bagong program. No? Yung Faith Food Sunday. Ang guest natin, nakong, nakamatutuwa kayo, yung may-ari ng Chocovron. Chocolate na, polvoron pa, Chocovron. At saka yung Big Oven. No? They're very humble people. Nakasama ko na itong family ito sa Holy Land. I was the one who facilitated their
their pilgrimage to the Holy Land. Oh, they're very humble at napakamasayahin itong mga taong ito. Kaya naman sila'y blessed na blessed. Watch us, same time, 8 o'clock, but on Sunday. They will be our guests. And I hope you tell everyone of your friends and of your family members to watch them and support that program as well. Amen? So once again, do not forget to type. Once again, thank you very much to everybody. No, mag-pray muna tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Lord, thank you once again for this evening. Thank you for the message, for your message to all of us to be able to communicate well. After all, Lord God, this is one essential thing why you have created us, so that we can communicate love. We can communicate love. Lord God, i-bless mo po kami sa family. I-bless mo po kami sa family. Na naway kami ay talagang naghahatid at nagpapausad, nagpapagalaw ng iyong pagmamahal araw-araw sa pamagitan ng aming pakikipag-ugnay sa isa't isa, sa aming unawaan, sa aming pagtawanan, sa aming mga kwentuhan, at pati na rin sa aming pananalangin sabay-sabay. Lord God, teach us to pray for each other always as our way of communicating with you and making our communication with them better. Teach us, Lord God, to always be honest, to be sensitive, to be understanding, and especially, Lord God, to be positive and kind, especially with our words. Please help the young people always have respect and honor for their parents. And of course, continue to empower the parents to be the teachers, the true teachers, and the authority, and your representatives, O Father, in the family for the children. And Father, bind closely together husbands and wives, especially those who are having trouble. Please bind them closely together, Lord God, with your love and with your mercy. And all this, Father, we ask and lift up to you through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. 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 Ako, praise be to God. Oh, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat, no? Yung mga, uy, mga titos and titas, maganda itong topic natin. You can pass this, no? You can pass this to our titos and titas, particularly the young couples, no? Oh, si Tita Lisa Raimundo, Brother Alvin, nanood ba, Tita Mayet, yung mga bata? Talakayan to, maganda to. Tita Roda, sa Baguio, Kakabsat, Mar, Mark, sila Manang Ani, sana nanonood kayo dyan. Torres family, Ella family, Elia family, Manoy, Manay, nandiyan ba kayo? Si Pao, Pao, Pao and Bea, hindi pa kayo pumapasyal dito. Okay, so si Sister Ethel, sa PCJ, maganda. FGS, love you brothers and sisters, tomorrow. Oh, Reynalyn, sana nanood kayo, no? Sana may kinapulutan kayo. Mag-text kayo, no? Magsumagot kayo dun sa question ng mga tips nyo. And please continue to minister to the families there in United Arab Emirates, no? Particularly in Dubai. Gatdula family, Tanglaw family, I love you. I love you very much. Brother Nilo, Papi, miss na kita, miss na kita. Okay, si Sir Venus, Robredo, Attorney Nestor, Loable, to, musta ka mo to? The Pamintuan family, my family, Daddy, Mommy, happy anniversary. Ton and Grace, sorry, di bale, tago mo lang yung lechon, tsaka kari-kari dyan, ha? Praise be to God, of course, Romance family, si Jarb, si Kuyal, baka nanonood, si Ethel, Rosario Lazaro, Suarez family, happy anniversary, Kitito June at Kitita Ana sa Sydney, woo, Gordola family, Jerry, Erlin, woo, Ozzy, PCJ, Mary Rose, Batoy, uy, talaga, Pangasinan, Sister Nelia, my foster sisters, kamusta kayo dyan, San Jacinto, praise be to God, of course, sana nanonood sila Mabel, sa Mangaldan, sa San Fabian, we love you all. Brothers and sisters, till next Friday, huwag nyo kalimutan, mag-text kayo, isasali natin yung lessons na yung sinishare sa Friday. Alright, tell everybody, and once again, God bless you, see you again,
Bye!